Isang 2-megawatt solar power plant ang binuksan sa Lian, Batangas. Malaki raw ang magiging ambag nito sa pagpuno sa kulang na reserbang supply ng kuryente sa Luzon. May news to go si JP Soriano. Pinasinayaan na ang 2-megawatt solar power plant sa Lian, Batangas. Kaya nitong lumikha ng 2,000 kilowatt per hour, mas maliit kumpara sa kulang na power reserve sa Luzon. Gayunman, malaki pa rin daw ang maitutulong nito ayon sa Department of Energy. This 2-mega solar power facility is only the beginning from here. We see even better possibilities. Dahil dito, hinihikayat na rin ni Energy Secretary Jericho Petilla ang ilan pang businessman na gayahin ng proyekto. Makatutulong na sila sa pagdaragdag ng supply ng kuryente, pwede pa raw silang kumita mula sa matatanggap ng taripa o buwis mula sa consumer. Ang ma-endorse ng DOE, Corpidentario, for every energy or power na pinoproduce niya, meron siyang 9 pesos and 68 centavos ibabayad sa kanya. Ngayon, sino magbabayad niyan? Yung buong grid, hindi po ang gobyerno. Sa datos ng ahensya, nasa 200 megawatts ang nagagawa ng mga nakatayong solar power plant. Pinakamalaki sa mga ito ay nasa Luzon, habang galing naman ang kalahati sa Visayas at Mindanao. Gayunman, hindi pa rin daw ito sagot sa banta ng rotational brownout. Mabuti na nga lang daw at hindi pa ganoon kainit ngayon. Pag kinumbine natin ito lahat, ang supply outlook natin for the next 4 weeks is actually very, very good. It looks like malalampasan natin na walang brownout. Sa kabila nito, nakararanas na ng 4 hanggang 5 oras na brownout ang ilang lugar sa Zamboanga City. Ayon sa Zamboanga City Electric Cooperative o ZAMCELCO, posible pa itong lumala kung patuloy na bababa ang supply na nakukuha mula sa Mindanao Grid. Mas mahaba naman ang oras ng brownout sa Zamboanga del Sur na umaabot ng hanggang 8 oras. Pangamba ng Zamboanga del Sur Electric Cooperative o ZAMSURECO 1, malaki pa ang tsansa nitong maging 24 oras sa mga susunod na araw. Lalo't hirap ngayong makagawa ng kuryente ang natutuyong Lake Lanao dahil sa init ng panahon. Kaya ang ilang bahay at establishmento sa lungsod, kanya-kanya na nang gamit ng generator. Samantala, inilunsad na ng Meralco ang patingi-tingi o yung prepaid kuryente sa mga establishment. Mauunang makikinabang dito ang ilang tindahan sa Cainta, Rizal. Sa normal daw na gamit ng isang ventilador, 3 ilaw at 1 TV sa pwesto, pumapatak na mahigit 200 piso lang na halaga ng kuryente ang nagasto sa loob ng 2 linggo. Sa ngayon, nasa 100 customer na ang nag-apply para makagamit nito. Ayon sa Meralco, malaking bagay ang prepaid kuryente, lalo na sa kanilang customers na arawan ng kita. JP Soriano, GMA News.